Nako po, pag nagkataon, ito yung sinasabi ko dati na magandang laban. Bangayan kung bangayan, sagutan kung sagutan, gamit ang maanghang na salita, di ba? Ayan, mukhang sila talaga yung totoong magkatapat. Okay, alam niyo naman si Christy Fermin, nako po, walang inuurungan yan. Wala po talaga. Kasi hodang siya ay makasuhan, talagang walang preno ang bibig niyan. Eh nakikita natin na ganun din si Rendon Labrador. So meron bang titiklop dito sa dalawang ito kung sila ang totoong nagbangayan? Ayan, meron na pong panimula etong si Christy Fermin. Binabanatan na niya ngayon si Labrador. Medyo natagalan. Ano hong nangyari sa atin, Miss Christy Fermin? Medyo natagalan yung inyong banat na ito kay Labrador. Matagal na pong nagpapapansin sa inyo si Labrador. Okay. Sa bagay, yun nga, pareho namang makikinabang yung dalawang yan sa kanilang mga bangayan. Di ba? Pag-uusapan talaga sila. Pero yung makilala ka kasi sa mga negatibong katangian, ay hindi talaga maganda yan. Alright, good luck sa inyo. Anyway, anong sabi ni Christy Fermin? Lahat na lang inaaway niya. Isipin mo yung sinabi niyang yan. Di ba ganun din si Christy Fermin? Lahat ginagawa niya ng issue. Lahat, wala siyang sinasanto. Okay? Lahat gusto niyang awayin din. So parang pareho talaga sila, di ba? Ikaw talaga, mahilig kang makisawsaw. Yun, yung pangalawa. Naku po. Sa lahat ng issue talaga, naandyan si Christy Fermin. At ang totoo niyan, mukhang siya pa yung pinagmumula ng mga issues. Sila pa yung nag-iimbento ng issue. Maigi pa siguro sa aspetong yan si Labrador dahil nakikisawsaw lang siya. Pero etong si Christy Fermin, makikisawsaw at gagawa pa siya ng sarili niyang or gagawan pa niya ng issue ang ibang tao. Ganon katinde. Ay mukhang titiklop talaga etong si Labrador dito kay Christy Fermin. Diba? Mas okay pa dito sa second line na ito si Labrador dahil nakikisawsaw lang siya. Mahilig kang makiangkas. So yun na yun. Mahilig kang maggagawa ng kwento kahit wala namang basihan. Dito sa huling banat na ito, one point na naman si Christy Fermin dito di ba? Siya talaga yung totoong gumagawa ng kwento. Tapos sasabihin niya, meron siyang reliable source. Okay? So nakikita niyo kung ano yung or gaano katindi si Christy Fermin. Kaya sa tingin ko, ito na ata yung katapat talaga ni Labrador. Mukhang titiklop dito si Labrador. Dahil hindi umobra si Labrador dito sa binitawang ito ni Christy Fermin . Dahil ang tinutukoy ni Christy Fermin, sarili niya rin. Mangilan-ngilan lang yung patungkol talaga kay Labrador. You see? Ang ibig lang sabihin, mukhang mas may tapang talaga etong si Christy Fermin. Nako po. Tignan natin kung ano yung magiging kasagutan etong si Labrador dito sa pahayag na ito ni Christy Fermin. Siguro kahit papano, hindi muna gagawin niya ni Labrador dahil ayaw muna niyang lubayan etong mas malaking issue naman tungkol nga kay Vice Ganda at kay Ian Perez. Hindi muna yan sa tingin ko. Naandyan pa rin si Labrador. Patuloy talaga siyang nakasubaybay. Sabi nga ni Ayon Perez, may gusto kasi sa akin yan. Kaya yan nagkakaganyan. Nako baka nga.